Okay, para nga pala sa mga taong tuloy-tuloy pa rin sa pag-comment ng tangina salamat boss Penge. Matagal ko nang na-upload yung mga review materials na binigay ko sa inyo. At nandito nga to sa video na to, tapos ililink ko rin siya dito sa video na to. Yung pinapanood nyo ngayon, yung sa disk. Bagong G-drive na ginawa ko kasi yung dati ay nawala. As in yung buong folder nawala, hindi lang yung basta link nawala, basta yung buong folder, di ko alam. Pero lalabas nga pala ako ngayon at bye-bye. Ano, mag-unlerize ka na ngayon? Baka. Oo, gagang dilim. Nakailang kain nga ako kanina pero gutom pa din ako. Bagan talaga pag merong ano. Ay, wait lang. Tawag doon, chakra. Ha? Chakra ng Ninetales. O, yan eh. Pa-cash out po. Gusto nyo rin ng tip sa termo. Maraming salamat nga pala kay Boss Kingpin para sa tanong na to. Pero bago yun, kakain muna kami. Kasi simula Monday, wala pa akong kanin sa katawan. Sulit. Oh, dessert. Wednesday na kasi ngayon, bali tatlong araw na hindi kumakain. Kaya ngayon sagad natin, may dessert. Hindi ganun ka solid. What? Oh, oh, oh. Bali yung mga nagtatanong nga pala sa akin kung may trabaho na ako, ganun. Wala pa. So 2023 na ako mag-aanap. Tapos patungkol naman dun sa pag-video ng trabaho. Depende naman siguro sa kumpanya kung papayag sila o hindi. Kasi syempre, meron naman silang company secrets. Pero, try. Sarap pa rin ang McFlurry. Tingnan mo, McFlurry. McFlurry. Okay, bali gusto ko rin ng tips para sa termo. Sige, papakita ko na sa inyo ngayon yung pattern na tinutukoy ko. Kasi mas mabilis makita yung pattern sa termo kaysa sa mat. Pero medyo parehas naman silang mabilis makita. Kaso sa termo kasi, pag marami ka na nasolve dito na tanong, mas madali na lang talagang makita yung step-by-step process. Sa mat kasi medyo rekta eh. Parang isipin nyo, 1 plus 1, 2. 2 times 2, 4. 2 divided by 2, 1. Diba, wala naman masyadong pattern. Pero obvious naman, kasi gets nyo na yung multiplication, addition, subtraction, tsaka division. Kumbaga, gets na eh. Bago ko i-share yung tips ko sa inyo, hindi ako prof. Napasa ko lang yung board exam. Pero hindi ibig sabihin nun, batak na ako sa termo. Ito lang yung mga na-realize ko nung college, kaya medyo napadali sa akin yung termo, kaya i-share ko sila sa inyo. Maaaring alam nyo na to, kaya ganto rin yung pagka-gets nyo sa termo, pero... Malay nyo naman, makatulong, no? Pero sinasabi ko sa inyo, ha, iba-iba tayo ng utak. Depende sa atin kung paano tayo makakaunawa ng problema. Kaya sinasabi ko na lang sa inyo, ha? Kumbaga, makinig kayo at your own risk. Bali, magsisimula muna tayo sa kasabihang energy is created nor destroyed. Yan yung unang-unang law sa law of conservation of energy. Meaning, kapag may pumasok na isa sa isang point, ganun din dapat siya lalabas sa pangalawang point. Kasi sabi ko nga, titingin ka dapat sa patterns. Dapat meron ka muna sinusundan na pattern bago ka pumasok sa isang kuweba. Pangit na metaphor, pero basta dapat may pattern. Yan, katulad yan. Termo, law number one pattern. Magsimula muna tayo sa... processes of ideal gas. Literal na termo lang talaga tong tips na to. Dito muna tayo sa tatlong pinaka-obvious. Ang isobaric, isometric, at isothermal. Nung college ako, nalilito ako dito sa dalawa lang na to. Itong isothermal, obvious naman yan na yun. Yung temperature kasi sa point 1 at point 2, equal. Itong isobaric tsaka isometric, paano ko ito natutunan? Yung isobaric, binase ko siya sa baric, meaning barometric pressure, ganun, tapos yun na yung pressure. Tapos ito namang metric, obvious naman. Pag alam na yung baric, syempre yung isometric, matic, yun na yung volume. Gets nyo? Pero metric, meter, ibig sabihin, metro, yung mga ganong klaseng pattern. Yun yung nakikita ng utak ko, yun yung kung paano siya nagdugtong-dugtong sa utak ko. Saka palang papasok tong dalawang to, itong isentropic tsaka polytropic. Yung isentropic, yun yung K, tapos yung polytropic, yun yung M. I mean, ganun ko lang siya tinatandaan. Yung K, yun yung specific titration na isang fluid. Okay? Di ba? May pattern. Pero, yan kasi yung pinaka-weird sa mga yun, kaya ito yung
kumbaga lagi silang nandun sa kumbaga sa dark side ng utak ito, kasi minsan may mga tanong na sinasabi lang na sa point 2 tsaka point 3 ay isobaric lang daw, ganun, isobaric process, tapos sa point 1 tsaka point 4 isometric process. Minsan din nila sinasabi kung constant volume o constant pressure, kaya dapat alam nyo yung mga gantong terms, pero siguro naman alam nyo na yan, kaya nga sinasabi ko sa inyo na take this with a grain of salt. Ngayon kapag nandun na tayo sa mga Avogadro's law, nakalimutan ko na eh, pero yung mga ganito, i-draw nyo na muna agad yung P1, V1 over T1. Tapos i-equate yourself V2, V2 over T2. Tapos kapag ka sinabing constant pressure, edi tanggalin nyo yung pressure kasi constant daw. Edi matitira na lang dyan, V1, T1, V2 over T2. Baka ganun na, huwag na kayong mag-problema sa buhay. Ganun lang siya kasimple. Tapos pag isentropic process ay o kaya polytropic, ayan, P1, V1, raised to K. Pero syempre pag polytropic yan, dapat raised to N. Pero ganun lang siya kasimple, di ba? May pattern, di ba? Yung isentropic nga yung pinaka-weird, kaya siya nasa dark side ng utak kasi ang weird niya. Diba, ba't may K? Di ba pwede naman simple na lang? Pero termo eh, wala tayong magagawa. Yun yung napag-desisyonan nila eh. Tapos pagdating naman sa CP tsaka sa CV, yung constant volume tsaka constant pressure na specific heat, mas mataas lagi yung P sa V. Kumbaga alphabetical order, ano ba mas mauna? Diba P? At yun yung mas mataas, diba? Basic pattern, alphabetical order. Tapos kapag kakukunin mo rin yung R, ganun din, pero minus CP minus CV. Gets nyo na yata yun eh, CP minus CV equals R, basic. Nauna pa rin yung P, pero may minus mo na lang sa V. Kasi nga malaki siya, dapat yun yung mga minus mo. Kasi kapag ka minus mo na yung V, ay puta, ay na obvious na yun. At meron na tayo dito ang PV diagram. Paano ko ito ninatandaan? Ang P, o ang pressure, pag P, ibig sabihin yan, horizontal. Bakit? Kasi P, horizontal line, kasi yung P. Kita nyo yan, kita nyo to. Horizontal, P. Tapos pag V naman, volume, ibig sabihin yan, vertical line. Kasi V. Ganun yung mga pattern ko eh. Bakit ba? Huwag niyo akong judge. Sige, punta na tayo ngayon sa gas cycles. Pagsimula muna tayo sa pinaka-obvious o yung pinaka-common na cycle, ang Carnot cycle. Ang Carnot cycle, pinaka-madali siyang tandaan kasi Batman. I mean, tsaka mukha rin siyang carrot pag titingnan nyo. Oh, diba? Mukhang Batman. Yung 1, ito yung 2, 3, 4. Pero obvious naman kasi, diba? Batman, Carnot, ewan. Basta ganun ako tumanda ng mga gantong klaseng cycle. Huwag nyo... Ngayon, halos lahat yan, isentropic. Pagdating sa PV. Kasi kung makikita nyo, sabi ko nga yung isentropic yung pinaka-weird. Kasi kung yung pressure ay horizontal, tapos yung volume ay vertical, yung isentropic, pas slant. Weird! Siya lang yun eh. Eh, lahat yan ay isentropic process. Huwag niyong kakalimutan yun. Actually, madali lang yun eh. Ayun na, may natututunan ba kasi sa pinagagagawa ko na ang init-init na yun, no? Tapos sigaw lang ako ng sigaw. Ngayon, pupunta na tayo sa auto cycle. Madaling matandaan yung auto cycle para saan kasi yung palatandaan ko doon, automotive. Tapos pag automotive, ano ba yung gumagalaw sa automotive? Diba mga cylinders? So ano yung cylinders? Diba volume yun? Compressed volume. Diba? Nagigets nyo na ba yung pinupunto ko? Nakikita nyo na ba yung pattern na sinasabi ko? Ibig sabihin nun, pag auto cycle, matik, dalawang equal volume process yun. So drawing ka na lang agad ng dalawang equal volume. Tapos, bam! Auto cycle. Kita nyo yung pattern? Ayos, diba? Tapos kapag auto cycle na rin, punta na rin tayo sa efficiency. Paano nga ba masolve yung mga efficiencies? Diba, kailangan mo ng work over Q? Pero madali lang tandaan yan kasi kapag ka efficiency, laging yung mababa sa mataas. So yung Q added, lagi yun mataas. Tandaan yan. And then, sarin nyo sa pattern. Huwag nyo iilalim yung work pag kukunin nyo yung E. Pero hindi yun yung point. Ang point dito ay yung efficiency. Pag auto cycle, matik ang efficiency niya, dapat may RK. Kapag gagamitin yung shortcut formula kasi kadalasan yun lang yung ginagamit pagdating sa board exam. Tsaka yung isa pang pinakamagandang pattern diyan, yung kasunod kasi ng auto ay diesel. Pag sinabi po kasi diesel sa akin, nang naiisip ko agad, weird shit. Ganda yung itsura ng PV diagram nun. Constant pressure siya dito, tapos constant volume siya dito. Di ba weird shit? Pero yan lang, hindi ko ma-explain eh. Kasi pag sinabi talagang diesel, weird shit eh. Tapos ganito agad yung naiisip ko eh. Parang, di ba? Kasi pag auto-cycle, kung kapag nasanay ka na nga naman sa auto-cycle, diba? Kumbaga maayos eh. Ito hindi eh. Ba't bakit ito nakadiretso? Kumbaga yun yung tanong mo eh. Naintindihan nyo ba ako? O nababaliw na ako? Isa sa dalawa. Tapos kapag kadating naman sa efficiency ng diesel cycle, ay magdadagdag ka na ng cut-off ratio. Kasi nga, weird shit siya, may cut-off. Hindi ko alam kung paano ko explain yung pattern na yun, pero basta weird shit, please. Intindihin nyo ako, please. Ngayon, susunod natin yung dual cycle. Ayun naman, napaka-obvious naman ang pag-dual cycle, diba? Parang isipin nyo, dual daw, ibig sabihin dalawa. Gets nyo? Dalawa. 1, 2. Yan. Chuk-chuk-chuk.
Chuk. Tapos 5 points yan. Kasi dalawa yung nangyari. Nagkaroon siya ng constant volume, tapos nagkaroon siya ng constant pressure. Kakasunuran pa ba tayo dito? Wala akong kodigo, wala akong notes. Tinitingnan ko lang sila sa utak ko kasi ganun nga yung pagkakasunod ko. Kabisado ko pa rin, no? Ganun tagal ko nang di nag-review. 1, 2, 3, tapos mali-mali pala ito yung explain ko, no? Pero gets nyo, kung marawa nyo na, gets nyo na. Ano eh, kasi pattern eh. Kasi sinusundan ko lang yung tumatakbo sa isip ko eh, pattern eh. Termo 1 to termo 2 to eh, pattern. Gets nyo ba yung pattern? Yung totoo, nai-gets nyo yung pattern? Hindi. Shit. Ito, last na. Last na. Punta na tayo sa Brighton Cycle. Itong Brighton Cycle ay baligtad ng auto. Hindi ko alam kung paano ko siya na-explain, pero kasi tandaan nyo na lang yung Brighton Cycle, yung pinakahuli. Kasi baligtad siya ng auto. Baligtad siya ng auto. Yun yung explanation dun eh. Tapos kasi pag Brighton Cycle, hindi na kasi mahalaga yung PB diagram nun. Diba yun yung naiiba kasi sa lahat yung Brighton Cycle, kaya yun yung pinakauli para sa akin sa dito sa mga cycles. Tatanggalin ngayon natin to P, gagawin na natin siya TS. Sabi ko nga, baligtad siya ng auto cycle. Yun yung pinakamagandang tandaan. Dito ka magsisimula ngayon sa kaliwa, tapos pa ganyan, tapos ganyan, tapos Brighton Cycle. Ngayon yung pinakamagandang pattern na nakita ko dito sa Brighton Cycle, kahit magagamit mo rin pala to sa board exam, magagamit mo pala talaga to sa board exam. Kadalasan ang binibigyan nila lagi ay T1 o yung inlet temperature, tsaka yung highest na T3. Yun, lagi nila binibigay yung T1 tsaka T3, yung highest tsaka yung lowest temperature. Di ko alam bakit, tanong mo sa kanila. Kapag kasi nakuha mo na yan, pwede mo nang makuha itong ang pangit ng drawing ko, intindi nyo na lang. Ito yung 1, ito yung 2, yan, 3, 3, 4. Gets nyo? Makukuha nyo na agad yung T2. Ngayon, para sa yung T2? Dito kasi sa 2 tsaka 3, dito nyo makukuha yung QA, yan. QA yung makukuha nyo dyan. Kasi, bakit kaya sinasabi? Kasi laging hinihingi kapag Brayton Cycle efficiency. Para mo makukuha efficiency, work net over QA. Yeah, ang ganda ng sulat ko, diba? Work net over QA yan. Tandaan yan, work net over QA. Yeah, boy! O, diba, termo. Ngayon ko ituturo ko sa inyo lahat ng pattern, mauubos yung oras natin. Sana nag-podcast na lang ako. Basta ang mahalaga lang talaga sa termo o kahit anong subject, makita mo yung pattern. Pag nakita mo na yun, sobrang dali na lang talaga, please. Please, intindihin nyo yung pattern. Kung nahihirapan ka, boss, pen sa termo, isipin mo paano pa yung power plant, yung combustion. Cooling tower pa. Tapos yung ref. Tapos yung aircon. Nakupo. Pero actually, ganito lang yun kadali. Basta tingnan mo yung pattern. Siguro naman, medyo na-visualize ko yung pattern sa inyo. Nakakaya ko. My gosh.